So, mga katitas, guys, in this video ay ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng pork na may gata. Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap niya. Okay, let's go guys. Guys, yan yung mga sangkap ng recipe natin today. So, una itong pork belly yung gamit ko guys kasi malambot siya. At saka yung sari-saring gulay. Pichay at saka ito yung mga spices niya, yung bell pepper, bawang, scallion, green onion, luya. So yung luya dapat gayatin nyo ng ganyan, tapos yung onion. Okay, tapos ano pa ba, itong gata. So bali ito yung gagamitin kong gata guys, kukumama, kasi wala ako nung niyog talaga, wala ako noon. So ito yung pamalit sa kanya, kukumama. Masarap naman siya guys, as in masarap siya din. Mayroon tayong ground black pepper, salt, ajinomoto, at saka ginisa flavor mix. So ito guys, ginisa flavor mix, ano lang siya, optional. Then kayo na rin magtansya kung ang amount ng mga ipanglagay niya dito, is kayo na lang po ang magtansya according to your test. Okay, so ngayon guys, mag-start na tayo. So bago tayo magsimula guys sa ating lulutuin, so mag-i-intro muna tayo. Intro pasok. Gawin is maglagay muna tayo ng oil, kunting oil, ayan, tapos painit natin konti, hindi magdikit yung karnisan sa kawali. Okay, tapos ito, ayun, mainit na ba? So, mainit na siya. So, ilagay na natin to guys. Tostahin natin to, no? Yung lalabas ang oil. Tapos, mag golden brown. Saka natin isunod yung ibang sangkap. Okay? Lagay natin siya. So, bali guys, hintayin natin siya na mag golden brown. Okay, balikan ko kayo mamaya guys. Bye! Ilalagay natin yung luya. Yung luya. At saka yung ulo ng scallion. Ulo ng yes dahon. Okay guys, see you later. Ayan guys, medyo ano na siya. Medyo, ay! Medyo, ano na siya, downy. Sige nyo nang ihalo yung onion at saka garlic. Onion at saka garlic, ayan. Tapos kunting bell pepper. Sige nyo nang ihalo. Okay, i-mix ko muna guys. So pag okay na yung ano, yung onion at saka garlic, pag brownish na siya, pag golden brown, so pwede na natin lagyan ng tubig, konting tubig. Okay, balikan ko kayo mamaya. Kita nyo guys, golden brown na ang meat natin, golden brown na ang mga yung onion, ang garlic, lahat golden brown na. So bakit ano, bakit hintayin natin na mag-golden brown? Saka natin isunod yung ibang sangkap. Kasi guys, pag iba, golden brown nyo yung mga, ano niya, yung mga
yung like onion, garlic, at saka itong meat. Masarap, masarap yung result ng luto nyo. Nag-a-add to siya ng sarap pag ginaganyan niya. Tapos plus yung ginger pa. Sobra siyang mabango talaga. Pag ginaganito nyo muna bago nyo siya lagyan ng ibang sangkap. Kagaya ng gulay. Okay. Ayun guys, since golden brown na silang lahat, lagyan ko siya ng kunting tubig. So 1 cup lang ang ilalagay ko. Huwag masyadong marami, no? 1 cup lang. Oh, yan. Tapos pakukuluan ko siya. Yan. Takpan ko muna, no? Lagyan ko muna siya ng, bago ko siya takpan, lagyan ko muna siya ng pepper. Lagyan ko muna ng pepper. Okay. Tapos ginisa flavor mix. Kunti na lang naman ito eh. Ayan. And then, kunting ajinomoto. Ayan, kunting ajinomoto. And then, kunting asin. Kunting asin lang guys. Kunti lang. Tapos, wait, nakalimutan kong ano. Kunting tuyo guys. Kunti lang. Para may lasa lang. Tapos, i-mix ko konti. Yan, i-mix ko muna. Para ma-mix ng mabuti yung mga nilagay natin na mga seasoning. Yan. Ang bango guys. Ang bango talaga. Kaya dapat nyo talagang ganituhin nyo muna bago nyo ilagay ang ibang sangkap. Make it brownies. Make it golden brown all. The pork, the meat, kahit anong meat. Tapos yung mga onion, garlic, ginger, dapat maayos ang pagkaluto niya. Dapat lutong-luto siya. So, golden brown. Okay guys, takpan ko muna, pakukuluan ko muna siya, saka ko ilagay ang ibang sangkap. Okay, see you later guys. Okay guys, kulo na siya. So, pinakuluan ko siya ng mga 1 minute. Tapos, nag-try na rin ako sa kanya. Inano ko na rin yung lasa niya. So, okay na yung lasa niya. So, ngayon, after ko siya mapakuluan ng 1 minute, pwede ko nang ilagay yung gulay. Ayan. Tapos, mix niyo konti. Ganon. Sari-saring gulay yun, guys. Ayan. Tapos takpan ulit natin. So, maya-maya bubuksan natin guys, i-check natin siya. Guys, lalagyan ko na siya ng gata, no? Since ang gulay ay medyo malambot na siya. So, ngayon lalagyan ko na siya ng gata. Ayan. Then i-mix natin siya. Ayan. Sarap nito guys. O, din pakukuluan ulit natin. Pakukuluan muna natin na uli. Pakuluan uli. Para manunuot talaga yung sarap ng gata. Manunuot doon sa meat at saka sa gulay. Yummy. Ayan. Sarap, ang sarap, ang bango niya guys, sarap ng gata. Ang bango ng gata, grabe. Okay. Tawin natin kung malambot na ba yun. Malambot na siya. So takpan ko siya uli guys. So maya maya mga 1 minute buksan ko uli. Okay na siya. Lagyan ko ng kunting-kunti. Tapos, ilagay ko na yung remaining na scallion at saka yung remaining na bell pepper. Huwag nang takpan. Ganun na.
Tapos, ano ba yun? Para mabango. Nagbibigay ng bango yun, guys. Yung lagyan mo ng scallion at saka bell pepper bago mo hanguin. So, magbibigay siya ng dagdag bango. Yan. At saka, okay na siya. Ibigay ko, ilagay ko na yung pichay. Pichay is the last one. Yan. Lagay ko na siya. Okay. Mix natin konti, guys. So, takpan natin siya uli hanggang sa maluto tong pichay. Saglit lang, guys, takpan ha, para hindi naman malanta yung pichay. Guys, luto na yung ulam natin, yung pork with gata. So, luto na siya, guys. Ililipat ko na siya sa bowl. So, i-update ko kayo mamaya, guys, after ko siya mailipat. Guys, yung finished product natin, ang bango at ang sarap-sarap niya talaga, guys. As in, paparami ka talaga ng kanin ito. Okay, ang ganda, di ba? Ang sarap niya. Okay, guys, I hope na makakaluto din kayo ng ganito. Subukan niyo rin to, guys, ang sarap talaga niya. So guys, ito na yung finished product natin. Ayan. Ayan na yung finished product natin. So tikman natin. So tikman natin siya, guys. You see? Yummy! Ayan, yummy. Okay, so tikman natin. Kuha tayo ng gulay. Ayan. Gusto ko gulay. Ayan. Tapos yung gata. Gusto ko yung gulay. Ayan. Tapos yung gata. Okay. Tignan natin. Masarap, guys. Promise, masarap siya. Sarap. I hope, guys, na makakaluto din kayo ng ganito. So, try nyo, guys, ang sarap talaga niya. Okay, so, that's all for this video, guys. So, thank you so much for watching.